Magandang araw mga bata! Halina't talakayin ang mga pagbabago sa solid, liquid at gas bunga ng temperatura. Ano nga ba ang solid, liquid at gas? Ang solid ay may tiyak na kulay, tekstura, sukat, timbang at volume. At ilan sa mga halimbawa nito ay ang aklat at ang bisikleta. Ang liquid ay maaaring mabilis o napakabilis na daloy. Ang liquid ay walang tiyak na hugis. Sinusundan ito ang hugis ng lalagyan. Ito ay may volume, iba't ibang lasa at amoy. Ilan sa halimbawa nito ay ang juice at tubig. Ang gas ay hangin kung kaya't ito ay walang tiyak na hugis. Sumusunod ito sa hugis ng kanyang lalagyan. Hindi natin ito nakikita bagkos ating nararamdaman. Ito ay walang kulay. Ilan sa halimbawa nito ay ang hangin sa loob ng lobo at ang usok ng sasakyan. Ang mga proseso na nagdudulot ng pisikal na pagbabago ay ang melting, freezing, condensation, evaporation at sublimation. Ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula sa solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang nakaapekto ng pagbabagong pisikal ng solid. Ang freezing, ang mababang temperatura ang nakaapekto sa pagbabagong pisikal ng liquid. Kung ang temperatura ay malamig, ang ilang liquid ay mabubuo at magiging solid. Ang evaporation ay ang proseso na kung saan dahil sa taas ng temperatura, ang liquid ay nagiging gas. Ang condensation ay isang proseso ng pisikal na pagbabago na kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang malamig na temperatura, ang lubos na nakakaapekto sa lubos na pagbabagong pisikal ng gas. Ang sublimation ay isang proseso ng pisikal na pagbabago patungong gas na hindi dumadaan o sumasailalim sa pagiging liquid. Hanggang dito na lamang mga bata, sana ay mayroon kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!